Matapos kwestiyonin ng ilang senador, nagpaliwanag ang ombudsman kung bakit sa Tarlac Regional Trial Court sa Capas Tarlac nakasampa ang kasong graft laban kay dismissed Mamban Tarlac Mayor Alice Buo. There is a circular issued by the court administrator wherein it states that all cases where the accused or one of the accused is a public official, the case shall be forwarded to the nearest RTC of the nearest judicial region from the judicial region where the official holds office. The time we filed the information, Alice Guo was no longer a public official dahil dinismiss na si Alice Guo ng ombudsman. Kaya Capas Tarlac, mananatili dahil yun ang may jurisdiction sa Bamban. Gait pa ni Tolentino, dahil hindi Tarlac RTC ang dapat humawak sa kaso ni Guo, hindi rin daw valid ang arrest warrant at ang utos na ikulong si Guo sa PNP Custodial Center. Senador raw dapat ang may kustudiya kay Guo kung walang arrest warrant mula sa korte. Sabi naman ni Ombudsman Martires, hindi pwedeng makipag-agawan ang Senado sa kustudiya ni Guo dahil mas matimbang ang arrest warrant ng korte kaysa contempt order ng Senado. Nagdesisyon ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na si Senadora Risa Ontiveros na respetuhin ang pasya ng korte hanggat hindi nare-resolba ang issue. Para naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Sandigan Bayan dapat ang humahawak sa kaso dahil public official na may salary grade 30 si Guo. Lilinawin din daw nila ito sa ombudsman. Tumanggi magbigay ng pahayag ang Tarlac RTC Branch 109 na may hawak sa graft case ni Guo. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.